So hi guys, so nandito na ako sa studio at alas dos kami nakarating dito at eto guys, may pakain si Mayor. Ayan, Rufus ulit. Tapos yan, inaantay na lang yung last na darating at malapit na rin kami matapos. Tapos madali lang yung ngayon, tapos nag-aura-aura na ako. Yan, kaso kita pa rin dito ko. Tapos si Sis Ray. Hi Sis Ray. Ray ng Hong Kong. So, nandito na siya guys sa Pilipinas. Kaso late ko na siyang nabasa dito nung nandito na ako. Kasi meron akong nadaanan na may free wifi na kung saan biglang tumunog yung cellphone ko. Tapos nabasa ko yung message niya at yun. Nandito na daw siya. So, sana makita ko siya at hindi ko alam kung Monday kung mapupuntahan ko siya kasi baka kasi bigla akong tawagin ng manager ko dahil 29 na tayo ngayon at 30, 31 na yung pinaka last ng January and expect natin na baka ibigay yung salary ko ng Lunes or ng Martes. So dahil hindi ko hawak yung schedule ko, hindi ko tuloy alam kung saan ko i-meet si Ate Ray. So if ever na free ako ng Monday, yung as in totally free, hihingiin ko yung contact number niya para matawagan ko siya. Or syempre guys, ite-text ko siya. As if naman na may pantawag ako. So yan, nagpa-load ako ng 50 pesos. And for sure, kinakain na yung load ko. Dahil ang naipasok ko lang naman sa Anli ay 20 pesos. So sayang yung 30 pesos ko. So yan, at eto na guys. Pinaka parang ano na namin to. 5:25 na merienda / dinner. So yun, hindi ako nakapag-open guys, nakapag-intro. So today is January 29 at nag-start yung shoot namin ng hapon. So madali lang to kasi yung photographer mabilis siyang mag-shot, on time siya mag-shot. So yung model din naman kanina okay. Then kanina hindi ako nakapag-behind the scene kasi hindi nga ako nakapagpaalam at I think February pa siya pwedeng ilabas. So ako naman hindi ko alam kung masasagasaan ko yung behind the scene niya and connected siya dito sa amin kaya hindi na lang ako magbe-behind the scene. So ang next na nito guys, just in case patayan na ng mga ilaw, pero kung papayagan ako mag-shoot ako ng behind the scene nung last part kung papayagan, pero just in case na hindi, hindi ko na yun gagawin. So yun, excited na ako Ate Ray, sana makita kita. Nagpa-picture ako. Hello ang aking tigyawat. So, ayan. Tapos, yung behind the scene, di ko alam kung pwede. Pero, nag-shot ako konti lang. Tapos, yan. Okay na yung doorbell. Sarado na. Lahat na nakasaksak dito. Yung speaker. Off na natin yung speaker. Tapos, aircon guys. Pinaka-importante. Off na natin itong malaki. Ayan. Saka nakuha na siya. Yung mineral water, sarado na. Yung pinto sa likod, sarado na. At ito, yan, sarado na, pati yung breaker. Tapos, ang pinaka, ito talaga yung bengge. Yung CR. So, yung CR dapat maayos. At ayan, sarado na yung CR, yung bintana, tapos yung tissue guys, ang daming tissue. So, anong ginawa nila dito sa tissue? Umorder sila. At, yun. Grabe. Ang dami nilang in-order. Tapos, yung tissue, ang dami rin. So, siguro nag-request sila sa tissue. So, ayan ang ganap, guys. Tapos, yung artist na kasama ko, yung isa sa mga member ng Pinoy Boy Band. At, yun. Yun lang yung mga ganap, guys. Sobrang iksi lang. And bukas, Monday, if ever nawala akong pasok, gusto kong makita si Ate Ray. At ito yung itsura ko, sorry. So, dito ko na yung end yung vlog. Okay na to.
yung sa banyo, okay na. Ang papatayin ko na lang yung ilaw tsaka itong breaker. So yun, sana nag-enjoy kayo guys and thank you sa laging nanonood at napapadaan sa vlog ko at tumatapos hanggang dulo. So yun, sana today ay nabigyan ko kayo ng magandang flow na yung as in na literal na ito talaga yung ginagawa ko rito. At ang pinakamasayang part talaga para sa akin ay yung nakasama ko si Kuya J. And yun yung last na makikita ko siya dito kasi hindi ko alam if ever kung maaabutan ko pa siya or baka pag dumating siya dito wala na ako. So diba guys, hindi natin hawak yung panahon at hindi rin natin alam kung kailan tayo magtatagal o mag-i-stay sa isang lugar. So yun, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood. So yun, kita kayo bukas. Bye! Good night!